Dito na yung papasok ng Pangasinan. At tingnan nyo naman guys kung gaano kagandang tanawin. Asan ka? Ito sa likod mo. Bro, Dasol na. Alright, welcome to Dasol. Grabe ang zigzag road dito. Tambobong Beach, 3.8 kilometers. Good morning, time check 2 a.m. Magpagas muna tayo. Premium. Oh, full tank. Welcome pong muli sa ating panibagong moto vlog adventure. For today's video, tayo po ngayon ay papunta ng Tambobong, Dasol, Pangasinan. Yun! Medyo malayo-layo po ang ating moto adventure na gagawin ngayon. At siguradong ito po ay malupit. Dahil pupuntahan nga po natin yung tinatawag nila na Boracay of the North. At syempre, pag sinabing Tambobong, Dasol, Pangasinan, ay siguradong napakaputi ng buhangin dyan. At syempre, napaganda rin ng kulay ng tubig. Busog na naman ang inyong mga mata sa magagandang mga tanawin na makikita ninyo. Kaya po, samahan niyo po kaming muli sa ating panibagong paglalakbay at pagpasyal sa inyo. Kasama si Besbes Camille, si Majux, at syempre si Brad. Bali, apat na motor kami. Kaya, let's go! Andito na kami ngayon sa San Luis, Pampanga. Dito na kami dumaan dahil nga doon sa San Fernando ay ginagawa yung kalsada. Kaya napaka lubak. Okay, so check muna natin yung audio ni Brad kung naririnig na ba siya sa ating audio. Gamit ang KY Pro Freecon Intercom. Okay, so check natin si Brad kung maririnig na. Okay Brad, check mic. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try call later. Anak na to ko. Ang kulit. Maagang gutom si Brad kaya nangungulit na kaagad. Yan. Sana nga ay naririnig nyo na ng malinaw si Brad. Para syempre, lagi nyo na siyang maririnig sa ating mga moto adventure. Ayan Brad, oh, may makdo. Diyan tayo. Ah, sige. Sabihan mo sila. Okay, so alright. Okay, andito na tayo ngayon sa Kapo Starlock. Time check. Ayun. 3:50 a.m. So, nagbibiyahe na tayo ng kulang 2 oras. Mula Pulilan, Bulacan, hanggang dito sa Kapo Starlock. So, stopover muna tayo dito para magpahinga dahil hindi pa kami nag-almusal. So, afternoon ay dire-diretso na tayong pupunta ng Pangasinan. Thank you.
na. Time check, 6:42 AM. At natatanaw na natin ang mga nagagandahang bundok dito sa San Clemente, Tarlac. At syempre, nakikita rin natin ang napakagandang bukang Liwayway. You are leaving San Clemente, mabuhay. Okay, ito na yung papasok ng Pangasinan. Tingnan natin kung ano ang hahanapin sa atin dito sa checkpoint. Ayan, pinara na tayo. Alamin natin kung ano ang requirements para ma-update din kayo sa mga nagpaplano na pumunta rito sa Pangasinan. Yun, mukhang maluwag naman sila. Yun, maluwag na dito sa Pangasinan. Hindi na rin kami hinanapan ng vaccine card, so tuloy-tuloy lang. Hindi ko lang alam kung ano yung mga tinanong kay Best Best Camille. Kaya sa mga subscribers ko na nagpaplanong pumunta ng Pangasinan, yan, welcome na po tayo dito sa Pangasinan. May checkpoint dito sa bandang mga taray, meron dito ang checkpoint. License po, Bulilan po. Bulilan, Bulacan. Hanapin yung license nyo dito sa checkpoint ng mga Tarim. Brad, mauna na kami. Thank you po. Hintayin nyo ako saglit lang. Hindi, wag na. Sira. Sige, license ko, ayusin ko lang. Dito na tayo sa Labrador, Pangasinan. At tingnan nyo naman guys kung gaano kagandang tanawin ang makikita nyo rito, dito pa lang sa daan. Kaya sulit na sulit ang road trip ninyo, dahil gaya ng mga ibang magagandang lugar na pinupuntahan natin, sa biyahe pa lang ay busog na mga mata ninyo sa magagandang tanawin na makikita nyo rito. Dito na tayo ulit sa Tubuan, Talipapa. Dito ay marami kayong mabibili na isda at mga toyo, daing, yan, na pwede ninyong pasalubong sa inyong mga mahal sa buhay pag uwi nyo galing ng Pangasinan. Di ba, Brad? Yes. Daing ka ba? Bakit? Daing mong alam. Tuyo ka ba? Bakit? Nakasan tayo ako. Nakabaw. Okay, ay. Kala ko. Dali ka ni Brad dun, ha? Asan ka? Ito, sa likod mo. Sige. Brad. Eh? Masakit ulo ko. Bakit? Kakaisip sa'yo. Dasol na. Alright, welcome to Dasol, home of the quality salt. Ayos, dito na tayo ngayon sa Dasol. Woohoo! Yeah boy. Alright. Thank you.
Okay, andito na tayo sa Fiesta Grande. Dito yan sa Makalang, Dasol, Pangasinan. So dito na tayo nag-check-in. Dahil nga doon sa Tambobong pala ay maraming tao. So halos lahat ng mga beach resort doon ay wala nang available. So ito lang yung nakita natin dito sa Makalang. So siguro bukas pwede nating pasyalan yung Tambobong Beach Resort. So pagka meron pa tayong pagkakataon. So sa ngayon, dito tayo sa Makalang, Dasol, Pangasinan. At yun, mahigit 7 oras din yung biyahe na inabot namin mula Pulilan, Bulacan hanggang dito sa Dasol, Pangasinan. Kasama na doon yung stopover at syempre yung pagpapalipad ng drone. So kung dire-diretso naman ay mas mabilis ninyong mapupuntahan to. Kaya simulan na natin explore ang ganda ng Dasol, Pangasinan. Hanap muna kami ng pwedeng mabila ng pagkain dito sa Dasol, Pangasinan. Tara, samahan nyo kami. Let's go! Meron tayong nakita na subscriber dito sa daan, dito sa Pangasinan. Ayan. Shout out kay Sir, ano po pangalan nyo? Soro. Yan, shout out kay Sir Soro. Alright Sir, ingat po kayo. Sabataan, sabataan Sir Ramik. Yun, sabataan Sir Ramik. Okay. Sige po, ingat po, ingat. Grabe ang ganda ng sunset dito at yun yung inabangan namin at yun tagumpay tayo at napagmasdan natin at nasaksihan natin yung napakagandang sunset dito sa Dasol, Pangasinan. At hanggang ngayon yan, kitang-kita nyo pa rin yung ganda na taglay ng kalangitan dahil nga sa sunset. At yun nga yung sabi ng mga lokal dito na dito nga daw sa karagatan ng Dasol ay merong magandang sunset kaya hindi tayo binigo. Ayos. Dito sa dagat ng Dasol ay taglay din yung kagandahan ng karagatan. At yun, nakita nyo nga kanina nung nagpalipad tayo ng drone nung maliwanag pa ay makikita nyo rin na maganda yung kulay ng buhangin dito. So hindi naman siya talaga totally sobrang puti
kagaya nung nakita ko sa Tambobong. Kaya sana nga ay swertein tayo bukas na makapunta ng Tambobong para masaksihan din natin yung napakagandang beach resort or yung beach ng Tambobong Dasol, Pangasinan. Morning. Time check 7 a.m. At ngayon ay papunta tayo ng Tambobong Dasol, Pangasinan. Diyan po ang aming destinasyon ngayon at syempre diyan namin kayo muling ipapasyal. At alamin natin kung gaano kaganda itong karagatan ng Tambobong Dasol. Tambobong Beach 17.4 kilometers pa. Merong checkpoint dito. Mukhang meron tayong babayaran dito na environmental fee dito sa pinakabungad. Yan nakasulat, mandatory payment of environmental fee. Magkano? 20? 20 pesos? Yun, kailangan nyo magbayad dito ng 20 pesos para sa environmental fee nila. Then, syempre, register na rin kayo doon ng inyong pangalan. Kurbada rin pala mga daan dito. Ayan o. Kaya siguradong mag-i-enjoy din yung mga riders dito. Siyempre, samahan pa din natin ang pag-iingat dahil maliit lang yung daan. Grabe ang zigzag road dito. Solid. Talagang matutulis, oh. Para bang nasa racetrack ka, oh. Wow. (laughs) 11.8 kilometers na lang ang Tambobong Beach. Thank you.
Meron ditong view deck, oh. Ang ganda. Ang ganda rin ng tanawin na madadaanan nyo dito sa papuntang Tambobong. Makikita kayo rito na malawak na lugar, tapos merong ilog. Para bang ano, yung Tagaytay. Ayan naman, ma-enjoy nyo din ang road trip nyo dito. Tambobong Beach, 3.8 kilometers. Grabe din ang uphill at downhill dito na madadaanan ninyo. Napaka-solid. Haalula. Andito na tayo sa Tambobong Dasol. At maghanap na lang tayo ng beach resort na pwede nating puntahan dito. Para masulit din natin at ma-experience natin na makaligo rito. Kumain muna kami dito sa Emma Silog Mills bago tayo mag island hopping. Yan. Ay mag almusal muna tayo dito. Ito yung in order ni Brad. Yan, daing na may itlog tapos sinangag. Then ito naman yung kay Majux. Topsy. Tapos corned beef at daing naman kay Camille, dalawa, kasi nagugutom siya. Nag-diet pa yan, ha? At ito naman yung sa atin, Topsy. Yan, tara, kain muna tayo. Nag-walk-in sa Tambobong White Beach Resort. Yan. Tapos diyan namin pinark yung aming motor. Safe naman dito. At magsisimula na tayong mag island hopping. Yung island hopping nila dito is 1,200. Mag-start na tayong mag-island hopping at ito yung bangka na gagamitin natin o yung sasakyan natin. Papunta roon sa island ng Culebra, yung isang maliit na island doon. So sabi nung aming bangkero, nasa 25 minutes daw yung biyahe na gagawin natin papunta roon sa island.
Andito na tayo mismo sa pinaka-island ng Culebra Island Beach Camp. Ito, meron dito ang pinaka-signage na pwede ninyong pagpicturan. Yan. So para meron kayong remembrance dito, yan, nagpa-picture kayo dito. At dito sa Culebra Island, grabe, sobrang ganda ng buhangin. Yan o. Sobrang puti. Kaya lang, dahil nga sa panahon ngayon ay medyo maluwag na, kaya marami na ding mga turista na nagpupunta rito. Dito ay makikita ninyo yung mga rock formation. Kaya lang, may katirikan lang ang araw dito sa mga ganitong oras. Pero meron din namang mga cottages na pwede ninyong i-rent doon. Magbabayad kayo ng 400 pesos. Then yun, pwede na kayo mag-stay doon at magkaroon ng lilim. Yan naman ang kulay ng tubig dito. Sobrang ganda. Saka malinis. Kaya naman sobrang daming turista ang napupunta rito dahil nga sa taglay nitong ganda. At hindi naman kalakihan yung Culebra Island. Kaya malilibot ninyo paikot doon sa bandang likod. Yun, marami din kayong makikita ro na mga rock formation at maganda rin ang view. At doon naman sa may Makalang Dasol, Pangasinan, okay din doon. At maganda rin yung dagat nila. Malinis din. Maganda rin ang tanawin. Kaya okay na okay din doon. Saka maayos yung ano nila, yung pinaka bahay o yung kwarto na pwede nyo tulugan. At isa pa sa nagustuhan ko doon ay solid yung sunset sa kanila. Talagang ano, napakaganda ng view. Guys, tingnan nyo naman kung gaano kaganda yung view sa likod namin. Ang ganda ng kulay ng tubig, tapos ang ganda ng kulay ng buhangin dito. I love you. Yan, kaya ano, sobrang sulit, no? Kahit malayo yung pagpunta rito sa Culebra o sa Pangasinan, ay sulit na sulit naman kapag nandito na kayo. At siguradong mag-i-enjoy kayo. Kaya pasyalan nyo to. Culebra Island, Tambobong, Dasol, Pangasinan. At isa na namang moto adventure ang ating nagawa. Ayos! At naipakita na nga namin sa inyo ang ganda ng Dasol, Pangasinan, kung saan nasaksihan natin ang mga nagagandahan din ng mga tanawin. At syempre naipakita namin sa inyo yung nagagandahan na mga beach resort dito.
kagaya ng ating tinuluyan na yung Fiesta Grande. At ito po ay highly recommended na beach resort dito sa Makalang, Pangasinan. At yung room na nakuha namin, ang binayad namin is 3,900. Ito ay good for 4 persons na. Meron silang dalawang bed at maayos yung kanilang CR. Meron din silang heater. Kaya kahit malamig ang panahon, makakaligo kayo. Okay, so bago natin tapusin ang ating moto adventure ay mag-shoutout time muna tayo. Shoutout na lang daw po si Ama Imo and Ina Sunny De Jesus. At natuwa daw po sila sa ating mga moto adventure na ginagawa. At yun, sila po ay taga Pungo, Kalumpit lang. Kaya po maraming maraming salamat po sa edad na 73 years old si Ama at 69 naman daw po si Ina ay patuloy pa rin po nanonood ng ating mga moto adventure. Kaya po big shout out po sa inyo. Ako na po ang bahala sa gala ninyo. Shout out din kay Salciato Moto TV. Yan bro, ingat palagi. At shout out din kay Butch Andagyo. Yan, sobrang informative daw ng mga vlogs na ginagawa natin. At siya ay from Rosario, Batangas. Maraming salamat po. Shout out din kay Will Dogs Gaming. Shout out kay Randy and Cheryl Hipolito from Cabiao Nueva Ecija. Shout out din kay Jessa at ang sabi niya ay shout out daw minsan sa vlog ko. Yan, na-shout out ko na po kayo. Shout out din kay Jeric Huching. Yan, from Sante Feeds. Lagi kayong mag-iingat. At big shout out din kay Tita Nora at kay Tito Lito, yung mga magulang ni Best Best Camille na nanonood ng ating mga moto adventure. Yan, maraming maraming salamat po. At syempre, big shout out din sa OC Garage dahil yan yung pinaka makeover nila kay Maxi. Yan yung ginawa nila. Ginawa na nilang full black. Yan, napaka-solid ng pagkakagawa, oh. Kaya maraming salamat kay Sir DJ. Yan, at saka kay Bossing, yung kanyang kasama sa business na to. Maraming maraming salamat po sa tiwala na pinagkaloob niyo po sa akin. Yan. At ito yung kanilabasan, sobrang solid ng pagkakapintura. Yan, oh, pulidong-pulido. Kaya sa mga subscribers ko, especially mga taga Bulacan na malapit sa Plaridel, mga taga Pulilan, Baliwag, Malolos, yan. Kapag po kayo ay gustong magpapintura ng inyong mga motor, mag-PM lang po kayo sa OC Garage. Meron po silang Facebook page. At sigurado pong masasatisfied kayo sa pintura na gagawin nila. Yan, mag-inquire lang po kayo sa kanila. Located lang po yan, malapit sa Walter Mart, Plaridel. Kaya po muli, maraming maraming salamat po sa patuloy at walang sawang panonood po ng ating mga moto adventure na ginagawa. Kaya po hanggang dito na lang ang ating moto adventure at laging tatandaan. Keep safe, ride safe, God bless, bye-bye, yahoo, yeah boy, alright.